Sa kaitaasan, siya'y papulihan ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan lahat ng naroon. Umawi ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, aming Amang Banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka, kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalumbon. Iniladlad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito. Pagkatapos, magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Ngumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa ko'y parang pulot-pukyutan. Sinabi niya sa akin, tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin.
O kay tamis na namnamin ang utos ng bigay mo sa amin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos ng bigay sa amin. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot, yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na mata mo yaong aking minimithing kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan. Paamuan ko'y tularan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata. Pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang bata na ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng iyong Amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa, narinig natin kung paanong kinain ni Ezekiel na propeta ang nakabalumbon na salita ng Diyos. Narinig natin doon na yung nakasulat sa salita ng Diyos o yung salita ng Diyos mismo na nakasulat sa scroll ay panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Pero narinig din natin na kahit ganun yung nakasulat na salita ng Diyos, sa kanyang bibig ito ay matamis. Mga kapatid, umaalingaw-ngaw pa rin dito sa pagkain niya ng salita ng Diyos yung ebanghelyo natin noong linggo. Na noong linggo, pinagpapatuloy pa rin yung diskurso tungkol sa tinapay na nagbibigay buhay. At ang ating Panginoon, ang tinapay na nagbibigay buhay. Ngunit ang kanyang salita ay pagkain din na nagbibigay buhay. Muli nating narinig na kinain ang salita ng Diyos. Pag sinabi nating kinain, ang kinakain natin ay nagiging bahagi natin. Yung mga nilalagay natin sa ating katawan, kasama na doon yung kinakain natin, ay nagiging bahagi natin. At ganun yung pinapakita ni Ezekiel sa ating unang pagbasa. Pag sinabing kinain ang salita ng Diyos, ito ay naging bahagi niya. Ito ay naging kaisa niya. Ito ay naging katulad niya. At kahit na punong-puno ng pagdadalamhati, sumpa at pananambitan ang salita ng Diyos, matamis ito sa kanyang bibig dahil ito ay binigay ng may pagmamahal at ito ay binigay ng para sa ikabubuti. Mga kapatid, ang unang-unang mensahe sa atin ng ating unang pagbasa ay ang kahalagahan ng ating pakikinig sa salita ng Diyos. Siguro kung hindi man linggo-linggo o isang beses sa isang linggo, yung iba sa atin nakakapakinig ng salita ng Diyos sa bawat araw. Kundi naman sa bawat araw, minsan kahit nag-i-scroll tayo sa mga social media, marami tayong nababasa na salita ng Diyos. O di kaya naman, kung binabasa natin yung Bible natin sa bahay, malamang nakaka-encounter tayo ng salita ng Diyos. Maraming pamamaraan at maraming pagkakataon. But then, ang tanong natin sa ating sarili, talaga bang nakapakikinig tayo ng salita ng Diyos? Dahil kung totoong nakapakikinig tayo ng salita ng Diyos, katulad ng karanasan ni Ezekiel, supposedly, ito ay maging bahagi ng buhay natin. Ito ay maging bahagi natin. Na ibig sabihin, dapat itong makita sa kung papaano tayo mabuhay. But then, sabi sa ating ebanghelyo, kung hindi tayo tutulad sa mga bata o inaanyayahan tayo na tumulad sa mga bata, ano bang meron sa mga bata na koneksyon ng salita ng Diyos? Ano bang meron yung mga bata na pwedeng kaugnay sa pagtanggap ng salita ng Diyos? Yung mga bata kasi ano, ang mga bata, lahat naman tayo nagiging bata, pero eventually, sa pagtanda natin, may mga katangian na importante na unti-unti ring nawawala sa atin. Isa na doon yung pagiging bukas ng mga bata. Yung mga bata, bukas yan. At madalas, kahit anong ituro mo dyan, tatanggapin yan ng walang paghuhusga. Tatanggapin yan ng walang pagrereklamo. Tatanggapin yan ng buong buo. At minsan, ito yung nawawala sa atin. Na kahit na merong nagtuturo sa atin,
na kahit na minsan pag naririnig natin yung salita ng Diyos, hindi na natin natatanggap ng buo. Hindi na natin natatanggap ng bukas. Minsan, meron na tayong paghuhusga sa salita ng Diyos, kaya hindi natin makain. Kaya hindi natin matanim sa ating isip at puso. Pagiging bukas at walang paghuhusga. Isa ito sa mga katangian ng bata na kailangan pala natin para matanggap natin ang salita ng Diyos. At isa pang katangian ng mga bata na kailangan natin at minsan nawawala din sa pagtanda natin. Ano yung katangian na yun? Ang pagpapakumbaba. Humility. Habang lumalaki tayo, kung hindi natin napapansin, lumalaki din yung pride natin. Habang lumalaki tayo, lumalaki din yung yabang natin, yung pagpapalalo natin. Pero kung mapapansin natin, ano, sa mga bata, natural ang pagiging mapagkumbaba. Natural ang pagiging humble. Di ba yung mga bata, pag nagkamali, anong gagawin agad? Magsosorry agad yan. Di ba yung mga bata, pagka naglalaro, maya-maya mag-aaway. Pero maya-maya, magpapaumanhinan. Naglalaro na naman uli. Pero tayong mga nagkakaedad na, nagiging matatanda na, nagkakaroon na ng sariling prinsipyo, sariling paniniwala, pagka nagkamali, mahirap ng mag-sorry. Kapag ka nagawa ng pagkakamali, mahirap ng tumanggap ng sorry. Bakit? Dahil nawawala na yung pagpapakumbaba. And unfortunately, nakakalungkot din, nangyayari din ito sa pagtanggap natin ng salita ng Diyos. Minsan, laging naririnig natin, no, magpatawad. Laging naririnig natin sa salita ng Diyos, magpakumbaba. Lagi din nating naririnig sa salita ng Diyos, sa mga pagbasa, sa nababasa natin, magmahal. Pero dahil wala na yung kababaang loob, hindi na natin nagagawa. Hindi na pumapasok, hindi na natatanim ang salita ng Diyos. And I bet, sa lahat ng naririto, hindi lahat ng nandidito naniniwala sa sinasabi ko. Hindi lahat ng nandidito tinatanggap yung sinasabi ko. Dahil hindi lahat ng nandito katulad ng bata. Pero ang paalala sa atin ngayon ng ating mga pagbasa, mga kapatid, maging katulad ng bata. Katulad ng bata kahit at least man lang sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Na maging katulad ng bata, ibig sabihin, tanggapin ang salita ng Diyos nang walang paghuhusga. Tanggapin ang salita ng Diyos nang buong kalooban at buong bukas ang puso at isip. At tanggapin ang salita ng Diyos nang may kababaan ng loob. Nang sa gayon, katulad ni Ezekiel sa ating unang pagbasa at katulad din ng mga bata, maging kaisa natin ang salita ng Diyos. Maging bahagi ng buhay natin, maging bahagi natin ang salita ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang gawin niya tayong karapat-dapat maging kanyang mga minamahal na anak. At sa bawat panalangin ng ating itutugon, punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang simbahan naway maging epektibong instrumento sa pagpapalalim ng pananampalataya ng mga anak, manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga lider ng gobyerno naway magpakita ng malalim na pagkalinga sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan ang mga bata at upang ang mga maliliit na ito ay maging ligtas sa lahat ng uri
ng pang-aabuso, manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga magulang naway mapalaki ng mabuti ang kanilang mga anak ayon sa pinahalagahang moral at mabigyan sila ng tamang paghuhubog at edukasyon, manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, at yaong mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway mabanaag ang kalinga at kasiyahan ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao, naway walang bahid ng kasalanan na makabalik sa tahanan ng Ama sa Langit, manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ama, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong mga anak na sumasampalataya sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang kababaang loob ng isang bata, sapagkat sa mga tulad nga nila ang kaharian ng langit. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan,
Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. From the desire of being of being loved, from the desire of being extolled, deliver me. Yes.
desire of being fair to others. Deliver me, O Jesus. Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. Announcement. Kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng mga misa nobinaryo sa karangalan ni Nuestra Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali sa darating na 15 ng Agosto sa ganap na alas 5 ng hapon at gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria at sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ito po ay susundan ng prosesyon. Inanyayahan po ang lahat na tumalo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba na namin. Binibigo ka na kami, parang lang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso ng kinamatayan ay
sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal ka namin.